Alright, good afternoon. Punta kami ngayon ng ano, sa Honda dito sa Angeles. Bibili ako doon ng spare parts or replacement na parts ng ano, panggilid. So belt, bola, air filter. Check na ako ng panggilid. Dahil magte 10K odo na to. O due na for maintenance. Belt. Ba't hindi tayo sa taong pili? Wala nga doon. Dito meron. Yung belt tapos air filter tsaka stock na bola. Paano nyo nalalaman kung pang click o pang beat ang ano? Anong beat? Anong code niya? K44. K44 beat. Okay. Pero ito saan? 410. Tapos ito 253. Ito 630. Okay na. Thanks po sir, 207. Okay bro, salamat. So nabili ko bola, belt, saka air filter. O, yung bola 400. Yung belt 600 plus. Tapos yung air filter parang 200 plus. Mura lang. Parang same price lang din sa Shopee. Makakabili kayo niya sa Shopee. So, uwi muna kami. Tapos, check natin yung panggilid. Ang may palitin na. Maganda yung meron ng reserba. Pag ako magkalas. Baklasin na natin. So ang mga tools na gagamitin natin, syempre itong isang set ng wrench, tapos ito liabi na hanggang 39. Ito yung gagamitin natin sa pagbaklas nung nut nung ano, clutch T-wrench na 8mm, para naman sa mga tornilyo ng ano, crankcase. Screwdriver pang kalas ng ano, mga screw ng air filter or ng air box. Tapos syempre gagamit tayo ng Y tool. Ayan. Para makalas natin yung mga nut ng drive face tsaka ng torque drive. Tapos gagamit tayo ng tubo. Hindi tayo mahirapan. Ayan. Kakalang yan sa lupa. Tapos gamit din tayo nito. Liha na 120 yung grit. So para naman to sa clutch shoe, ilayin natin yun pati yung clutch bell, yung ilan yung log para mas makapit. Paintbrush ang linis-linis ng mga gabok, syempre basahan, isang madumi, isang malinis. Tapos kailangan din natin ng degreaser, ayan, pang linis ng mga parts. Waterproof na grasa. Ayan. Tsaka ito. Ayan. Dito natin lilinisin. Hindi makalat. Umpisa na natin. Ito lang yung mahaba dyan. Yung nasa gitna. Yung the rest na paikot, magkakapantay sila, magkakasukat. Kalasin naman natin itong sa air filter. Kalasin na natin itong cover ng air filter. Sa itong crankcase cover. Pagtanggal nun, iyanan nyo lang yung kickstart para matanggal siya. Bababa nyo, sabay hila. Ano yung crankcase natin, madumi na oh. Pati yung loob, ang dumi na din. Air filter, papalitan ko na rin to. Dumi na siya. Paklasin na natin tong nut ng torque drive tsaka ng drive face.
torque drive, gamit tayo ng 19mm. Sa drive phase, 22. Tapos gamitin natin yung Y-tool, pang kontra. Kasi may ikot yan eh. Naman tayo sa park drive. Kontrain din natin. Okay, nandito yung mga parts. Washer, drive face, tumi na oh. Yan, okay pa itong drive face na to. Wala pang hukay. Tapos washer ng drive face. Ito, huwag ka niyang ilalim. Lali maulog yung bola. Yan. Bushing. Okay pa rin, wala bang hukay. Backplate. Sa mga bola. Yan, may mga kanto na. Kanto na yung bola, palitin na to. Konti pa lang naman. Papalitan ko na para maganda yung performance. Kasi baka sirain yan ito eh. May kanto na. So wala pa naman damage to. Smooth pa rin. Yan, okay pa. Pang damage yung mga gilid. Itong slide piece, kapag maluwag na siya, palitin na yan. Tingin ko palitin na to kasi maalog na siya dito eh. Yan. Kailangan hindi siya maalog. Kung hindi ako nakabili ng slide piece, so bibili na lang ako. Saka ako na lang papalitan. Ngayon, linisin ko muna. Alright, so singit ko na lang to. Nakabili na ako ng slide piece na bago. Ito. Doon din ako nakabili nito sa Honda. 200 pesos. Ito yung luma nating slide piece. Maalog na siya. Kaya madali na siya matanggal. Ayan. Kapit natin yung bago. Ayan, maigpit siya ikabit. So pag maluwag na yan, madali na niyang matanggal, palitin na yan. Ito, masikip na masikip. So itong bola, dapat pare-pare siya ng orientation. Ayan. Pala tandaan yan eh. Yan, hindi na siya masyadong malog kagaya dati. Ito rin pala, niminipis din to. Kapag halimbawa, nagpalit kayo ng slide piece tapos parang ganun pa rin, malog pa rin. Ito na ang pulley ang papalitan kasi manipis na tong part na to. Minipis kasi ito eh. Gamit na tayo nito. Degreaser. Tapos pasin natin. Malinis siya lalo. Daming dumi oh. Masa natin. Malinis pati yung mga sulok-sulok. Tsagay nyo na lang. Malinis na.
kailangan malinis na mabuti para maganda yung angat ng bola. Isim natin tong torque drive. Clutch bell, okay pa. Pantay, walang hukay. Kaliyahin lang natin to mamaya. Maganda yung kapit. May mga ngipin, okay pa rin. Ito. Ayan, inspect natin yung belt. Okay naman. Wala pang crack. Ang ganda pa to. Wala pang crack kahit isa. Mga kapranggot lang. Siyempre yung gilid, check nyo rin. So okay pa itong belt. Linis lang to. Ayan ito. Baklasin natin. Para malinis natin yung loob. So yan yung clutch shoe. Okay pa, makapal pa. At yung bakal nyan. Pagpudpud na yan, palitin na. Palasin muna natin to. Malinis pa itong primary sheave na yung secondary sheave. Mga bearing, kapayin nyo rin. Wala pang halog. Okay pa naman, wala pang halog. Meron actually nabibili nito na tool. Kaya lang nakalimutan akong bumili. Socket wrench na sakto dito. Ang 3941. So ito na lang gagamitin ko. Technique ko dyan. Point ko lang dito. Hawakan nyo dito kasi may spring yan. Ayan, pumalsik. So ito, titignan nyo yung play nya. Ayan. Meron kasi yung groove, may guide pin. So pag kumakanto yan, pag in this mode, sabihin na palitin na itong female. O, tanggalin natin. Ito, tanggalin nyo ito. Over. Ayan, tanggal na. So, ayan. Ito yung guide pins. So kailangan wala yung damage dito. So pag yan may damage na, may uka, yan, palitin na yan. So okay pa to, smooth pa, napang ukay. Ito okay pa din, napang ukay. So check nyo rin yung clutch spring. Ayan. Pag naputol yan, siyempre papalitan na. Okay pa to. Naisin ka na lang. Layahin naman natin tong clutch shoe sa itong part na to para mas makapit siya. Konti lang, pagaspangin nyo lang. Siyempre yung loob ng bell. ₱120 yung grit ng liha.
naman natin tong crankcase. Naman-linisan natin crankcase cover. Sira na yung gasket ah. Naghiwalay ah. Alright, so kabit na natin ulit. Malinis na. Tunayin natin itong torque drive. Pati yung crankshaft. Assemble na natin yung torque drive. So check nyo rin yung mga o-ring nito, mga oil seal, kung okay pa. Ito okay pa naman. Tapos langisan natin to bago natin lagay yung sliding pins. Dito yung bearing. Sagyan natin to. Ito ang lock nya. So ito nya yan sa loob. I-release natin yan. Yan kasi tumatama yung sliding pin. Kasi pag nabutas yan, palitin na to. Sa loob. I-release natin. Natin yung mga excess na grasa. Tingnan din natin yung mga excess dito. Para hindi siya pumunta sa belt. Dudulas kasi yung belt eh. Ayan, okay na. O, check nyo yung play. Smooth, dapat smooth. Ayan. Tapos, clutch shoe. Kapit natin. Dati ng paa. Natin higpitan. Saktong higpit lang. Kabit na natin. Na nakarap yung Honda Bando. So yan natin itong clutch belt. Nakalimutan yung mga washer ha. Mamaya natin naigpitan. Subit muna natin yung sa pulley, drive face. So, papalitan natin ng bola. Ito, nakabili ako ng bola. 400. Stock na fly balls, 15 grams. Ito yung luma. Same lang yan. Palitin na. Puro kanto na eh. Lagyan natin dito. Sundin nyo lang yung orientation. Tapos backplate. Kapit na natin to. Natin tong bushing. Isang drive face. Malimutan yung washer. Dito yan. Dalawang washer. Siyempre, nut. So, unay natin ipitan yung torque drive. Tapos para maigpitan natin mabuti itong sa pulley, bababa natin yung belt. Hilahin natin itong ayan. Kailangan loose sya para hindi naiipit.
So kahigpit lang, mag-testing muna natin kung okay na siya. Ulit natin ang pangalawang beses para sigurado hindi luluwag. Okay naman, hindi naman lumuwag. Pagpitan natin itong crankcase cover. So itong gasket, nagyan na lang ng grasa, parang dumikit siya dito. Check niya kung madikit yung gasket nung lumabas. Natin yung mga tornilyo. Nababalitan ko na yung air filter na luma. Mga 10,000 kilometers. Hindi na palitan yan. Ito yung bago. Nabili ko siya ng 250. Mga screw, pantay-pantay lang yan. Pare-pares ng size. Nasa ako pang higpit lang din. Sobrang ano, straight. Reserbo ko na lang tong belt na to. Bagong belt to na binili ko eh. Madaling ko to pag may mga ride. Try natin yung kickstart kung gagana siya. Testingin natin. Okay, okay na yung feedback. Okay pa siya. Alright, so bigyan ko kayo ng feedback sa pinalit natin na bola at air filter. Tingnan natin kung may nagbago sa performance. So kung ako napansin, lumakas yung or gumanda yung throttle response. Konting pihit lang. Marangkada na agad. So goods. Okay yan. Matry natin dito kung bumilis siya. Ang mabilis niya maabot yung high speed. Try natin. Wow. Lakas. Lakas yung marangkada. Yan o, 90 na agad. Di pa sagad. Okay na yun. Matest lang natin. So yun. Okay na okay. Pag nagpalit na kayo ng bola, lalo kung kanto-kanto na. Malakas talaga yung power. Maganda yung performance. So yun nga, 10K ako nagpalit. So sobrang dumi na nung panggilid. Nakakita nyo naman. So, gagawin ko na lang siguro every 5K. Che-check ko yung panggilid para mas hindi masyadong madumi. Dumi eh. Kaya mas ma-check ko yung bola. Pero kung halimbawa, after 5K, okay pa. Tinis lang muna gagawin ko. Wala na akong papalitan, syempre, kung okay pa yung mga parts. So, yung mga ginamit ko na tools, yung mga panlinis, lalagay ko yung link sa baba. Meron naman yan lad sa Lazada or sa Shopee. So kung gusto nyo kayo na maglinis, yan, order na lang kayo. So okay din yan na meron kayo yan kasi investment din yan eh. Na magagamit mo yan ng pang matagalan.
Kesa magpapaservice yan ang magpapaservice. Medyo magastos yun. Maganda yung meron ka ng sariling pang kalas. Tapusin nga dito yung vlog. Kung natulungan kayo nito, hindi nyo kalimutan mag-subscribe. Kaya yun lang mga bro. Alright, ride safe!